lang akong tutorial. Hindi na ako nag-face mask, wala naman ako kasama dito. Konting ano lang to tip kung paano magbasa ng plano, ng scale sa plano. I-discuss ko lang yung konting tip ko para sa pagbabasa ng plano. Ito, may hinanda na akong drawing. So, ito na mga idol. Munti ating tutorial para sa pagbabasa ng scale sa mga plano. May nakikita kayo ditong 1:100 scale. 1:100 scale. Pagbabasahin mo yan sa metro, sa tape measure. Sa tape measure. O, tape measure. 10 ang count niya, bawat isang mm, bawat 1 mm, 10 ang basa niya. 10, tandaan niya, 1 mm, 10 ang basa sa scale na ganito, 1:100. So yun ang ating ano, 1:100, 1 mm, 10 ang count niya sa metro. So dito naman tayo sa isa. Meron ako ditong 1:150 scale niya. So ang basa doon ay 15 per 1 mm, 15 bawat isang mm. So ganun lang. Dito meron din akong 1:200 scale. Ang basa naman niya ay 20 per 1 mm. Ganun mga idol, para may idea kayo para nung paggamit ng metro. Sa metro naman, ito tape measure, pakita ko lang sa inyo. Ito yung tape measure natin. Nakikita yung tape measure natin dito sa taas, inches, sa baba ay centimeter. So ito ang ginagamit sa mga plano pag magsusukat tayo. Ito, halimbawa ito, 1 centimeter to, 2 centimeter to. So ang bibilangin mo dyan, ito yung bawat guhit, 1 mm, kasi magkaiba na yan sa plano pag inactual mo na. So makikita mo sa plano 300 ang nakalagay niya. 3 meters yun. So dito, pag sinukat yung 3 meters dito, pag sinukat mo dito sa scale na to, 1:100 ay eto lang siya, 3 cm lang, 3 cm sa plano. So ang laking magkakaiba, diba, sa actual. So, pag magbabasa kayo, ganun lang, ganito lang ang pagbabasa plano. Sana naintindihan nyo yung pinaliwanag ko sa inyo kung paano basahin ang bawat plano. Bawat kasi isang plano may nakalagay yan na skill, tapos number. May makikita kang number doon, skill tapos number, kung anong race niya. 1:100, 1:150, ganun yun. So doon ka magbabase. Tapos imimetro mo na siya, tape measure mo na siya, dadalhin mo na siya sa actual. So sana naintindihan yung sinasabi ko. Munting tutorial lang to para sa pagbabasa ng ano, ng skill sa plan. Kahit anong plant mayroon ganyan, may skill. So ganun lang. Gusto ko lang magpasalamat dun sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko, kasi sana patuloy niyo pa rin akong suportahan sa aking munting channel na tutorial. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Huwag niyo na rin pong kalimutan mag-subscribe at saka pindutin niyo na rin po yung aking bell dyan. Para mabigyan ko kayo ng mga right pang tutorial video.
So hanggang dito lang sa po yung aking mga aking tutorial na ibabahagi muna. Kasi gusto ko talaga tong mauna yung plano, pagbabasa ng plano bago yung pagbibigay ko ng mga tips para sa mga pang-installation lahat ng ano sa bahay. Mga layout, gusto kong maibigay lahat yan. Para marami naman akong maitulong na wala mang cash. yun na lang. Yun na lang. Knowledge na lang ibibigay ko sa inyo. So, thank you po ulit. So,